up dito kay Haji. That's gonna do so well. Oh, Laker mula kay Toshi dahil to be safe, full pip is here. Sabi niya, wala akong pakisayo. Gusto ko lang talaga mag-clear. Actually. Here we go with the net worth absolutely highest para kay full clip. Pero mahabol ng malapit si Killer dito sa top lane. And syempre naman, si Ako pala rather. Grabe yung EXP lead ng Blacklist International. 4.5k wow. Para sa ating Lancelot. Walang ibang nakaikot siya eh. Oo, walang ibang tinakabaho yung Lance, kundi ano eh, mag-clear ng wave, tapos mag-clear ng jungle. Walang XP katapa. Is real. Look at this, yung Blacklist International, they're trying their best na mag-defend. Esod, kinarambola pa nga naman yung cannon para makaligtas. Nasasaktan sila sa Feather Dare Strike. Di sila pwede mag-stay dito. Heath, buti na lang may nakaharap para maging safe si Aqua. And yung cannon, papatay na nga yung Torre. Mapapatumba na. And this gonna be the first turret down in this low scoring game ulit. Eson tumalon, courtesy in trouble. Kamuntikan pa mula doon sa abyssal traps. Blacklist International, really, gusto nila makuha yung kill na yun, but they will not get it. This game really is starting to look like a mirror of the first one. 2-2 at 5.5 minutes. Oo. And again, still, the damage is real. Going into Eson, hello. Okay, Haze, pero mapapunish. 1-for-1 trade-off. Ang nangyari, lumamang ang Blacklist International dahil nabigyan ng kill si Full Clip at ang gumugusto pa sila, kailangan na mag-ingat kay Jeezy na ito na nga, nandun na. Aabang para kay Full Clip, in comes Kurt. Pero hindi siya aabot. Full Clip is safe. Yep, and Full Clip is definitely the guy you wanna hunt down dito sa lineup na to, sa early game. Si Aqua mamaya pa yan eh. Yeah. Itong si Full Clip talaga, kailangan yung bantayan kahit wala siyang turtle buff. Really did a lot of damage in that fight. Turtle buff is the target para sa Omega. Nandun ulit si Heath dun sa pwesto niya kanina. Art of Thievery stacks. Toshi dun sa may bandang kanan going for Edward. Kailangan mag-ingat ngayon. Naipit na nga dito si Toshi. Pero bang kill, yun na nga. Makukuha nila with a kill on taps. Trade nila yung isang kill for Toshi for a turtle. Oh, pero hindi pa tapos. Ang Omega, yun na nga. Nag-flicker in. Pero mayroon yatang kontra. Blacklist International. Aalis muna sila. Feathered airstrike. Hindi na tumatama. Tempest of Blades ginamit. Nice. Mount out lang kay Aqua. Pero not for long. Dahil naabangan na rin siya, Kurt TZ trying to run away and will get away. May healing din siya. Tapos ako ng purple buff. Sulit na sulit ang galawan ng Omega. Yep. Very smart play din kay Haze. Talagang inabagan niya kung saan nag-iwan ng BMI. Itong si Aqua. Kala mo makakatakas ka. No feathered airstrike right on point. Pagbagsak niya. Pagbalik niya doon sa mirror image. Sim. Smart plays mula kay Haze. Buti na lang hindi namatay si Full Clip doon sa engagement na yun. So, Blacklist International, okay pa naman sila. Pero overall, ang gold ay nasa Omega. Kasi nga naman, meron kang turtle at meron kang turret na nakuha. Kaya lumalamang din sila sa ginto ngayon. That's right. Ang daming clash na nangyari, pero 4-4 pa rin tayo, mga kaibigan. Speaking of clash, Killer, tinry niyang umiwas pero kulang pa rin. Contra Inferno, wala na rin turret. Tatry niyang tumakbo. Haabulin pa rin siya dito. But he will be safe for now. Yep. Omega expending a lot of energy going for that tower. Now, will they have enough para dito sa team fight na to? Apparently, ayaw pa rin ng Blacklist lumaban. Yeah. Kahit na alam nila medyo nag-cooldown na ang skills ng Omega. They know. It's all about late game para sa Blacklist International. Lamang ang Omega sa low scoring game na to. That doesn't mean na sila agad ang automatic na mananalo ngayon. Eson, mapapagtripan na pa-flicker na lang din. Mm-hmm. Sobrang defensive naman ang Blacklist International ngayon. Si Killer lang yata yung talagang gustong pumalag. Sipa, parang kay Full Clip, and that's bad. Feather is like to finish role playing. Ito, ginamit na, pero kulang pa rin yung damage nila. So, mapapatay na, pero nandito na si AGC. Nandito na yung damage. Tinutunaw na ang Blacklist International. Apat na ang nabura. Isama mo na rin yata si Edward. Nako. Nice flicker out, but not enough. Triple kill para kay KTA God, AGC. And actually, ang MVP dun sa fight na yun, si Haze, ang ganda ng positioning niya dun sa bush. Walang nakalapit at huling-huli lahat ng target para sa Blacklist International. 8.5 minutes pa lang sa larong ito, inhibitor na ang gusto ng Omega. One team wipe, bigla na lang nabura yung Torre sa gitna ng Blacklist International. We can see in this Gillette instant replay. Look at that. Diba si Haze, napaka-chill lang sa backline. Wala man lang bawas. Diba? And perfect for sniping low HP targets dito sa Blacklist International. And again, they have the Baksha. Kayang-kayang gumulong under the tower gave them such a big advantage in this game. Sobrang ganda na pwestuhan ni Haze. Bukod sa protektado siya ng kanyang mga tropa, may wall pa na pumaprotect. Not only that, yung
the river tsaka papunta dun sa buff mula dun sa outer turret. Saktong-sakto yung bilog na yun para sa Predator Strike. So kahit i-boost mo na dun, sure, tatamaan lahat. Yep, kahit saan sila pumunta, kahit magtago sila sa bush. Oo. Huli sila nun. And again, that's just positioning and veteran experience na pinag-usapan din kanina sa ating panel. All of a sudden, lamang na ng 8,000 ang Omega. And it's gonna be harder now for Blacklist International. Wala silang wave clear, in a way. Lancelot lang, pero kailangan mong lumapit. It's gonna be hard to defend. Tapos meron ka pang Farsa nang lang zone out. It seems like etong hero na to, yung pinaka big contention sa parehas na teams. Tingko din. And I think this is going to be a big battle later, no? Yeah, for sure. Etong si Edward is having hard time on the Selena. No, it's not in his playstyle. You can really tell. It's hitting targets. Tumatama siya sa targets, no? Pero iba yung Edward na naka-tams, no? Yeah. Iba yung Edward na naka-Selena. Hey, that's right. Iba talaga yung pag-core. I mean, Killer is a good player. Kaya lang, parang mas gusto mo ng mas maraming playmaking. Wala kay Edward. Ang mapapansin ko kasi sa Blacklist International, medyo nag-all-in sila sa single target damage na baka dun sila mayayari. And Toshi and the gang, they're punishing it. Very, very hard, man. Okay, so sa ngayon, chill muna ang Blacklist around the base area. Of course, kukunan ng Omega, ng buffs. Because of that, and that's only gonna increase Haji's capabilities. Ito yung Ling na fully, ito yung difference naman na hindi natin nakita buong araw. Oh. Ling na laging may blue. Exactly. Laging may purple ba? Tapos, binibigay pa nila kay Far. Nakita mo yung kanina, nung nag-down sila ng buff, binigay nila kay Haze. Yes. Instead. Kasi alam na, solid yun eh. Even from a supporting role, dami mo mababatong skills. This is Omega's way of ending this game. Nako ba, baka mamaya yung support na naman yung maximum damage. mm-hmm. Yung damage ng core medyo okay lang. Pero yung sa support, mamaya, boom, top damage. Exactly. Would not be surprised kung yun yung mangyari mamaya sa stats natin. Oo. Pero again, di pa tapos ang laban. We are still at 11 minutes and 45 seconds with 10,000 gold lead for Omega. Man, do you think na kaya kakayanin ng Cloud lineup ng Blacklist International ang late game ng Omega? Mahirap sabihin. Mahirap. Again, if they can make it reach 20 minutes nang hindi pa basag yung base, sige, siguro, there's gonna be a good chance, pero it's starting to become unlikely by the second. Lalo na kayo yung Lord, nandito naman sa mid lane. Yeah. So, mag-clear. Na nga yung pang-zone out si Eson. Gusto yata ipitin si Ace, pero napapanish na rin. Torre, napatumbatas may top lane. Eson with the flicker para lang makatakbo. Nag-hurricane dance na. Nag-ipit na nga doon, pero walang follow-up. Siguro yung pana na lang, pero mapapatay pa rin yung Akai. Killer, tumatalon. Dahil meron siya counter at Inferno. At yun na nga! Denive na nila. Tinoto na Omega na pupuha yung kill. Doon sa Claude, si Full Clip. Delikado na rin. At KO pa sa mukha. Wala kay Curtizzi and Dernis. 1-1 ang ating score.